Hello mga kapinta, welcome back sa ating channel. Ngayong araw, ang gagawin naman natin ay gagawa tayo ng dalawang klase ng preparasyon para sa ating mga plywood o plyboard. Isang natural wood grain design o yung nakikita yung natural na haspin ng inyong kahoy kapag kayo ay nagbabarnis. At isang artificial wood grain design o gagawa kayo ng peking haspi. So ang una nyo kailangan gawin, i-check nyo muna yung haspin ng inyong board kung okay ba ito o hindi. Kung hindi okay yung inyong board, at alam nyo na mas kaya nyo pa itong mapaganda, maaari nyo gawin dito yung artificial wood grain design o yung peking haspi. Kung meron naman kayong available na wood na graining tools, mas maganda, gaya ng gagawin natin dito ngayon sa ating video. At kung alam nyo naman na okay yung haspi ng inyong board, maaari na kayong mag-barnis ng natural wood grain design. So, dalawang klase ng preparasyon yung gagawin natin dito hanggang sa mapinis. So, simulan na natin mga kapinta. Pero siyempre, ang una natin dapat gawin, kumuha muna tayo ng ating papel delia o sandpaper number 120. Gagamitan muna natin ito ng number 120 para kuminis yung ating project o yung ating sample board bago tayo magsimula sa ating preparasyon. Ang una natin ipiprepare itong ating artificial wood grain design o yung gagawa tayo ng peking haspi gamit yung ating graining tools. Ang gagamitin natin dito ay ating epoxy primer white. Maaari yung yellow o gray. Ang ratio natin dito ay 3-1-1, 3 parts ng ating epoxy primer white, 1 part ng ating catalyst, at 1 part ng ating acrylic thinner o primer reducer. Ito yung ipapahid natin sa ating sample board. Ipapahid natin ito ng isa hanggang dalawang mano at mag-aantay tayo ng 3 hanggang 6 na oras bago natin ito maaaring masilyahan. Gamit yung ating paint roller, paint brush, at maaari din yung ating spray gun. Matapos tayong makapagtimpla ng ating epoxy primer white, ipapahid lang natin ito direkta dito sa ating board gamit yung ating paint brush. Ang pagpahid ng ating epoxy primer ay ayon sa haspin ng ating plyboard para mas maging maganda yung pahid nito, pantay. Para naman sa isang board, ang lalagyan lang natin ng epoxy primer ay itong ating plywood edge o yung dulo ng ating mga plywood. Kung may plywood edging naman na nakalagay dito, kahit hindi nyo nagamitan nito ng epoxy primer. So, since nawala itong plywood edging, gagamitan natin ito ng epoxy primer para mamasilyahan natin ang ating glasurite body filler. So, ayan, natapos na natin itong pahiran at mag-aantay lang tayo ng 3 hanggang 6 na oras, maaari na natin itong lagyan ng ating masilya. Para sa ating masilya, gagamit tayo dito ng glasurite body filler. Ito yung gagamitin nating masilya sa artificial wood grain design. Ang ratio natin dito ay iahalin tulad ko na lang sa isang kutsarang glasurite body filler, isa hanggang dalawang patak ng ating hardener o yung catalyst. At hahaluin lang natin itong mabuti bago natin ito maaaring ipahid. So siguraduhin nyo lang na mahalo nyo mabuti ang inyong glasurite body filler bago nyo ito ipahid para wala kayong maging problema sa pagtigas nito. Kapag ka hindi kasi nahalong mabuti yung inyong glasurite body filler, magre-resulta ito ng malagkit. So may hirapan tayong magliha. So dapat haluin natin itong mabuti bago natin ito ipahid. So dito nilalagyan ko na rin ng glasurite body filler itong ating isang board para maigayak na rin natin siya. Matapos natin ito maipahid ng hanggang dalawang mano, mag-aantay lang tayo ng hanggang 25 minutes bago natin ito maaaring liyain. So, liliyain natin ito gamit yung ating 120, gamit yung ating sander machine. Makalipas yung 25 minutes, gagamitan na natin ito ng papel delia number 80 hanggang 120 at ipipinis natin ito ng number 240.
Kung wala naman kayong sander machine gaya ng ginagamit natin dito, maaari naman yung manual o yung mano-mano. Basta siguraduhin nyo lang na gagamit kayo ng sanding block para mas maging maganda yung outcome ng nagawa natin. Para yung paglilihan natin ay pantay. So matapos nating malihayan, dito sa isang sample board natin, ginamitin natin ito ng number 150 para mas maging makinis siya. So ngayon, matapos natin malihay itong ating sample board na artificial wood grain design, gagamitin na natin ito ng epoxy primer white. Ang ratio natin dito ay gaya lang din sa ratio nung ginawa natin kanina. 3-1-1. 3 parts ng epoxy primer white, 1 part ng ating catalyst, at 1 part ng ating acrylic thinner o primer reducer. I-spray natin ito ng hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng hanggang isang araw bago ito tuluyang matuyo. So itong isang sample board natin ay in-sprayan ko na rin yung edging nito. Nang sa ganun ay maisabay natin siya sa preparasyon. Dahil hahaspayan natin yung edging ng ating isang sample board para pumareha siya doon sa natural wood grain design. Dahil gawa nang wala itong plywood edging. Matapos natin itong maigayak itong ating mga sample board at nakalipas yung 24 hours, matigas at tuyo na itong ating epoxy primer. So ibig sabihin niya, maaari na tayong magpunta sa next step na kung saan gagawa tayo ng ating wood stain para dito sa ating artificial wood grain design. Para sa ating wood stain, gagamit tayo dito ng QDE o yung quick drying enamel color white at mga oil tinting colors, burnt amber, yellow ochre, at kung wala kayong available na yellow ochre, maaari naman yung Hansa yellow at lamp black. Maaari din naman kayong gumamit ng ibang kulay ng ating wood stain. Maaari yung maple, mahogany, walnut o kaya wenge. Para sa iba't ibang klase ng kulay ng ating wood stain para sa artificial wood grain design o yung pag-ahaspi, marapat lamang na bisitahin nyo ang videong ito. At kung nahihirapan naman kayong mag-mix ng mga kulay-kulay gaya ng ginagawa natin dito ngayon, maaari naman kayong gumamit ng ating mga oil wood stain. Meron silang mga available color na maple, mahogany, walnut at oak. Hindi ko lang sure kung may available silang black oil wood stain. So gagawa tayo ng kulay na natural color, kakulay ng ating plywood, para hindi sila magkaiba. So ipakikita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng wood grain design at natural wood grain design. Mabilisang shoutout muna tayo para sa ating mga kapinta na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyo mga kapinta. Matapos natin ito magamitan ng ating papel dilihan number 240, itong ating epoxy primer, at nakapagtimpla na tayo ng ating wood stain, ipapahid na natin ito direkta dito sa ating plywood. Pero siguraduhin lamang natin ito na malinis at walang kahit na anong alikabok bago tayo magsimula sa pagdi-design. So
Siguraduhin natin na sa bawat step ng ating gagawin ay malinis para maging mas maganda yung outcome ng ating ginagawa. So ayan, matapos natin maipahid itong ating wood stain, mag-aantay lang tayo ng hanggang 5 minutes bago natin gamitan ito ng graining tools. Maaari din naman yung paintbrush gaya ng mga ginagawa natin itong mga nakaraang video. At kung nahihirapan naman kayong gumamit ng paintbrush, maaari naman kayong gumamit ng ating lumang bimpo o basahan para pangguhit dito sa ating wood stain. At kung may available naman kayong graining tools gaya ng gagamitin natin dito, mas okay. So ayan, napahiran na natin ito ng wood stain at mag-aantay lang tayo ng hanggang 5 minutes bago natin ito maaaring gamitan ng ating graining tools. Makalipas yung 5 minutes, medyo tuyo na o medyo makunat na itong ating wood stain. So, ibig sabihin, yan na yung tamang oras para gamitan natin ito ng graining tools. Ipapahid lang natin ito gaya ng ginagawa natin dito sa video. At kung hindi nyo nagustuhan yung design na kinalabasan ng inyong pinahid, maaari nyo naman itong burahin gamit yung inyong paintbrush. At hagurin muli ng inyong graining tools hanggang sa makuha nyo yung ninanais nyong design para dito. Matapos tayo makapaglagay ng design dito sa ating sample board, mag-aantay lang tayo ng isa hanggang dalawang oras bago ito maaaring lagyan ng ating sealer o yung ating lacquer sandy sealer. Magpapatong tayo ng hanggang dalawang patong at mag-aantay tayo ng 15 to 20 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating lacquer sandy sealer. At maglalagay tayo ng panibagong stain gamit yung ginamit nating stain kanina para magkaroon ito ng panibagong kulay at design. Para sa ating lacquer sandy sealer, ang ratio natin dito ay 70-30. 70% ng lacquer sandy sealer, 25 to 30% ng ating acrylic thinner. Halimbawa, sa 1 litrong lacquer sandy sealer, 1/4 liter ng ating acrylic thinner ang ating ilalagay. Kung marami naman yung inyong bubugan o i-sprayan, sa kada dagdag ng inyong 1 liter ng lacquer sandy sealer, magdadagdag lang kayo ng 1/4 liter ng ating acrylic thinner. So mag-i-spray tayo dito ng hanggang dalawang patong. Mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. Gagamitan natin ito ng papel de lija o sandpaper number 400 sa bawat patong ng ating sealer. Matapos natin ma-sprayan ng dalawang patong itong ating sample board ng lacquer sandy sealer, mag-aantay lang tayo ng 15 to 25 minutes. At gagamitan natin ito ng papel de lija number 400. Pupunasan natin ito ng malinis na basahan at magpapahid tayo ng panibagong wood stain. Yung pinahid natin ditong wood stain ay yung wood stain na tinimpla natin kanina. Ito yung gagamitin natin para makalikha tayo ng panibagong design. Para sa paggawa ng bagong design, gagamit tayo ng paintbrush. 3 to 4 inches na paintbrush ang ating gagamitin. Habang basa pa itong ating wood stain, dadampi-dampian natin ito gaya ng nakikita nyo sa video para mas magmukha siyang natural na kahoy.
Matapos natin ito malagyan ng design, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras na panibago bago natin ito maaaring ipitan ng ating lacquer sanding sealer. Mag-iipit tayo ng lacquer sanding sealer na 1 hanggang 3 patong na panibagong sealer at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong nito. At gagamitan din natin ito ng papel delia o sandpaper number 400 sa bawat patong ng ating sealer. Matapos yung 3 patong ng ating lacquer sanding sealer, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras bago tayo maaaring gumamit ng ating top coat. So ayan, tapos na yung ating paggawa dito sa ating artificial wood grain design. Top coat na lang ako lang. So ngayon, ang gagawin naman natin, lilipat tayo dito sa ating natural wood grain design, na kung saan gagamitan naman natin ito ng wood putty. Maaari kayong gumamit ng wood putty na spurtite o kaya shortite. Ang ratio natin dito ay 1 to 1, 1 part ng ating shortite at 1 part ng ating patching compound. Halimbawa, sa 1 litrong shortite, 1 litrong patching compound din ang inyong ilalagay. At lulusawin natin ito gamit yung ating acrylic thinner. Lalagyan natin ito ng kaunting oil tinting color, burnt amber, para maghawig siya sa kulay ng ating plywood o yung ating board. Para kapag in-sprayan natin siya ng lacquer sanding sealer, pare-parehas yung kulay niya. Matapos tayo makapagtimpla ng ating masilya, ipapahid natin ito ng salungat dito sa ating board o yung salungat sa ASPI para pumasok yung ating masilya sa mga betas ng ating plyboard o yung ating sample board. Ipapahid natin ito ng 1 hanggang 2 patong. Mas maganda kung papatungan nyo ng hanggang 3 patong. At mag-aantay lang tayo ng 15 minutes bago ito maaaring lihain o bago natin ito maaaring gamitan ng papel liha. Number 150. Matapos natin ito mamasilya na hanggang 3 patong at nakalipas na yung 15 to 30 minutes, maaari na natin itong gamitan ng papel deliha o sandpaper. Para sa pagliliha, kung gagamit kayo ng mano-mano gaya ng sinabi ko kanina, siguraduhin nyo lang na gagamit kayo ng sanding block o yung katulad ng ginagamit natin dito para mas maging maganda yung resulta ng inyong ginagawa. Mas maging pantay yung inyong pagliliha. Gagamit kayo ng sanding block. So matapos natin maliha yung ating masilya dito sa ibabaw, lilihain naman natin ng 240 itong ating pinahirang epoxy primer dito sa ating plywood edge. At alagyan natin ito ng wood stain. Yung wood stain na inilagay natin dito ay yung ginamit natin kanina dun sa ating artificial wood grain design. Parehas lang yung ating wood stain. So yan yung gagamitin natin para sa ating plywood edge para magparehas yung kulay nila. Makalipas yung 1 hanggang 2 oras, i-sprayan natin ng lacquer sanding sealer itong ating natural wood grain design o yung natural na haspe ng ating board ay lilitaw. Papatungan natin ito ng hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes sa pagitan sa bawat patong ng ating sealer. At gagamitan din natin ito ng number 240 hanggang 400 na papel deliha sa bawat patong ng ating sealer.
Matapos tayong makapagpatong ng hanggang 3 beses ng ating lakad sa sealer, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras bago ito tuluyang matuyo, bago natin ito maaaring lagyan ng ating top coat. Para sa ating top coat, gagamit tayo ng Automotive Urethane Clear Coat Matte Finish o yung walang kintab. 2-component system. Ito yung top coat na mayroong catalyst para mas maging maganda yung outcome ng ating ginagawa. So ayan, kung makikita nyo yung ating mga sample board, parehas silang malinis at parehas silang silyado ng ating lakar sand sealer. So maghintay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras, maglalagay tayo ng top coat. Para sa ating top coat, gagamit tayo dito ng K92 Automotive Urethane Clear Coat Matte Finish. Ang ratio natin dito ay 3-1-1, 3 parts ng automotive clear coat, 1 part ng ating catalyst at 1 part ng ating acrylic thinner or urethane thinner. Kung may available kayong urethane thinner ang inyong gamitin. Kung wala naman, maaari na yung ating acrylic thinner, Hudson. Basta wag lang kayong gagamit ng ordinary acrylic thinner para sa inyong automotive top coat. Ipapahid natin ito o ia-apply natin ito ng hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 5 to 10 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating top coat. Makalipas yung 5 to 10 minutes ng ating top coat, sundan nyo na kaagad dyan ng second coat. Huwag na kayong mag-aantay ng matagal na oras bago nyo sundan ng second coat ang inyong top coat. Dahil dito na kayo magkakaroon ng problema. Maaring magresulta ito ng pagbibitak o pagbubula sa inyong top coat. So dapat makalipas yung 5 to 10 minutes, sundan nyo na kaagad ng second coat para wala na kayong maging problema sa inyong trabaho. Haluin lang natin ito ng hanggang 3 minuto bago natin ito i-spray. Makalipas yung 1 hanggang 2 oras, tuyo na itong ating lacquer sand sealer. Maaari na natin itong lagyan ng ating top coat. Pero bago tayo magsimula sa pag-spray ng ating top coat, gagamitan muna natin ito ng papel de lija o sandpaper number 800 o kaya 1200. At pupunasan natin itong mabuti bago tayo magsimula sa pag-spray ng ating top coat. I-sprayan natin ito ng 1 hanggang 3 patong para sa mas maganda at maayos na resulta ng ating ginagawa. Mag-aantay lang tayo ng 5 to 10 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating top coat. At mag-aantay tayo ng 24 hours bago ito tuluyang matuyo o tumigas bago ito maaaring gamitin. So yan lang yung dalawang klase ng preparasyon para sa ating mga plywood o kaya plyboard. Isang natural wood grain design at isang artificial wood grain design. Para sa ating artificial wood grain design o yung Peking haspe, ginawa natin dito ay pinahiran natin ito ng epoxy primer white, minasilyahan ng glasurit body filler at nilihan natin ito. At in-sprayan natin ito muli ng ating epoxy primer white. Para dito naman sa ating natural wood grain design, nilihan natin ito ng number 150, minasilyahan natin ito ng sure tight o kaya spare tight at nilihan natin at in-sprayan natin muli ng ating lacquer sand sealer ng hanggang 3 patong. At nagantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras bago natin ito tinap coat. Para naman sa plywood edge ng ating natural wood grain design, iginayak natin yon gaya nung paggagayak natin sa ating artificial wood grain design. Ginamitan natin ito ng epoxy primer white, minasilyan ng body filler, niliha at ipinrimer natin. At saka tayo gumamit ng oil wood stain. So ganun lang yung paggagayak ng ating dalawang sample board. So sana ngayong araw may natutunan kayo. At kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe. I-click mo yung notification bell para hindi ka mahuli kapag ka may mga bago tayong upload na video gaya nito. At i-click mo na rin yung like kung nagustuhan mo ito at mag-comment ka kung may mga nais ka malaman tungkol sa video natin nito. So maraming salamat mga kapinta. Hanggang sa susunod nating pagkikita at hanggang sa susunod na